Aleluya, aleluya. Bago po tayo lumamakit sa ating pag-aaral ngayon, gawin meron po po din po hiling panalangin at pagyan mo na po natin ang daan. Praise the Lord. Praise God. Panalangin po natin si Bernard Joseph Ramos. Meron po siyang pamamantay. At ganoon din kay Brother Mike Kagupo. Gabay para sa kanyang trabaho, mga kapatid. At kay Sister Missy. Saan, mga kapatid, ay hindi siya nakakatid ng mga gawa. Ay manalangin na magpagal Diyos sa pingin po Panginoon. Gusto po kami ng pagpuri. Papasalamat sa kadakilan mo sa aming buhay. Unang higit o Diyos ay sa buhay at kalakasan na pagpuri sa amin. Maraming po salamat, Panginoon. At sa gabi ito, amin po sama-sama itinata sa iyo, Panginoon. Si Bernard Joseph Ramos, Panginoon, mayroon po siyang umabangang klas sa kanyang katawan na siyang dahilan na nakakaranas siya, Panginoon, ng kahirapan. Kaya natin ng Diyos, amin po pinadalain sa iyo, Panginoon, na minsan pa ay iunan mo ang mapagpalang mga sa bata ito, Panginoon. Alam po namin na walang bagay na mahirap sa iyo, lahat ay may pangyayari ayon sa iyong pag-uwan. Nakin po namin ang tagumpay bilang mga nagmamahal sa bata ito na bilang Diyos amin po inihiling sa iyo ang kagalingan na ikaw at sa kanya sa iyong nagilang pangalan na Diyos. Nakin po namin ang kagalingan. Ganun din Panginoon kay Mike Kagupo at ipong dalangin o Diyos sa kanyang trabaho bilang security guard. Panginoon, nakakaranas po siya o Diyos ng pag-aalala sa pagkat napapagpilitan siya, Panginoon, ang kanyang supervisor. Amin po dalangin mo, Diyos, na ikaw ang mamagitan at magbigay ng malinaw na kaispa at pagkakasundo sa kanila, Panginoon, upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng tulungan sa trabaho, Panginoon. Maraming pong salamat ngayon pa lang na kinagunan ng tagumpay. Ganun din, pinatulungin po namin sa iyo, si Sister Missy, Panginoon, saan siya ay nasa malayong lugar at hindi po siya nakakatid ng mga gawain sa bagay, Panginoon, na mahirap sa isang mananampalataya sa pagkat sa aming buhay bilang iyong mga anak ang aming kagalakan, Panginoon, ay mapagpuri at magsamba sa iyo, Panginoon, na higit sa lahat ay makarinig na iyong nasalita, Panginoon, na siyang gabay namin sa araw-araw. Maraming pong dalangin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng comfort at kapanatagan kay Sister Missy, Panginoon. At ganoon din sa gabi ito, Panginoon, yamang kami naririto sa prayer meeting at kami dudulog minsan pa, Panginoon, sa iyo sa aming mga panalangin. Hayaan mo lang, O Diyos, na ang iyong mga salita ay mabigyan din po namin ng daan bago po kami dadako sa aming pag-iwan sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, minsan pa ay sa naming puso, ang aming isipan, at hayaan mo lang, Panginoon, na iyong mga salita ay malayang makayang sa aming kalagitnaan. Ang unawa ay pagkabag mo sa amin, ang katotohanan ng iyong salita, Panginoon, ay mahayag sa aming kalagitnaan. Ang kapangyarihan ng iyong mga salita, minsan pa, O Diyos, ang humipo sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, ang mga talaga ay aming kong sinasawain sa pangalan ng Panginoon Jesus at pinangin po namin ang tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Bago po kayo umupo, mga kapatid, buksan muna po natin ang ating mga Biblia. Sagrat po ng unang Korinto, chapter 13, verse 3. Praise the Lord. Nakita nyo na, mga kapatid, ay sundan nyo po ako habang hindi nyo aking babasahin. At kung ipagkalog ko ang lahat ng aking mga tinatangiling upang ipakain sa mga dugo, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, natagwa't wala akong pag-ibig, ay walang makinabang sa akin. At ikalawang talata, mga kapatid,
sa ikalawang Juan chapter 1 verse 6. Babasahin ko mga kapatid, at ito ang pag-ibig na tayo'y magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y magsilakad sa kanya gaya ng inyong narinig ng pasimula. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita, makaupo na po kayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ang buhay, mga kapatid, life is all about love. No? Ang buhay po natin ay umiikot doon sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. So tayo bilang kanyang mga anak, mga kapatid, ay kinakailangan din po, mga kapatid, at ito po ang nais ng Diyos, na matutunan din po natin na tayo po ay umibig, mga kapatid. Sapagkat sa pag-ibig ay dito po tayo nagiging kagaya ng atin po Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, kung atin pong titingnan ang mga kautusan ng ating Panginoon, ito po ay tumutukoy sa pag-ibig. Praise the Lord. Dito sa Galatians chapter 5 verse 14, sabi po dito, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa mga tuwid ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pagka-inibig po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, halos pumapaloob na po dito, mga kapatid, yung sampung utos ng ating Panginoon. Sapagkat anumang bagay na hindi tama, anumang bagay na hindi maganda, hindi po natin gagawin sa ating sarili. So, kung iibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, mga kapatid, hindi rin po natin gagawin ang anumang bagay na masama sa atin pong kapwa. At ang sabi pa dito, mga kapatid, sa 1 Pedro chapter 2 verse 17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapahiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Dito, mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon at nais ng Diyos na ibigin po natin ang lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, wala tayong itatangi. No? At lalo higit daw po, mga kapatid, doon sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So, kung paano ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya ay hindi rin po dapat na magtangi ng tao sa patutungkulan ng ating pag-ibig, mga kapatid. No? Huwag yung mamahalin lang po natin yung mga tao nagmamahal sa atin. So, kung ang nagmamahal sa atin, siya lang nating mamahalin, mga kapatid, papaano na yung iba? At kung ganun din ang gagawin ng iba, mga kapatid, papaano ang pag-ibig na siyang nais ng Diyos na maghari sa lahat ay magkakaroon ng kaganapan? Kaya nga, mga kapatid, sinasabi dito sa salita ng ating Panginoon na hindi po tayo dapat magtangi ng tao sapagkat yun ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise God. At dito rin po, mga kapatid, sinasabi na kung tayo ay umiibig sa isa't isa, ito po yung nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos.
Dito po mga kapatid sa aklat ng Juan chapter 13 verse 35 ay ganito po ang sinasabi. Sa ganito'y makakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Kailan tayo makikilala ng mga tao na tayo mga alagad na ating Panginoon mga kapatid? Kung tayo po ay may pag-ibig sa isa't isa. No? Napakahirap niya tayong paniwalaan na sasabihin na tayo ay magkakapatid sa Panginoon pero wala yung pag-ibig mga kapatid. No? Wala yung pag-ibig. Mahirap natin makumbinsi ang mga tao na tayo'y mga anak ng Diyos kung wala yung pag-ibig sa isa't isa. At kaya nga dito mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay lagi mga kapatid na malapit sa isa't isa. No? Nakikita yung ating pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa ating kapwa, mananampalataya. No? Nandyan yung pagtutulungan, pagdadamayan mga kapatid, pagpapalakasan. Hindi yung tayo ay natutuwa pag mayroong nahihirapan. Okay. Hindi yung tayo ay natutuwa pag mayroong nadadapa. No? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid, aalisin po natin yung kaisipan na tayo ay mag-uunahan. Bilang magkakapatid mga kapatid, dapat hawang kamay tayo. Sabay-sabay tayo mga kapatid. No? Para yung isang pamilya na ikaw bilang miyembro ng isang pamilya ay hindi ka matutuwa pagka mayroong makikita ka na miyembro ng pamilya mo na naiiwanan o nagiging kaawawa. Mga kapatid, di ba? Tayo natutuwa pagkagayon ang ating kapatid ay makikita natin na puno ng problema. Walang ganito, walang ganon. Natutuwa pa tayo samantala tayo nakapila at nagtuturo kung anong gusto natin na hindi masayang bagay yung mga kapatid at ayaw ng Diyos yun. Lalong-lalo na sa akin bilang mga mananampalataya. Ang sabi nga mga kapatid, ang sakit daw po ng kalingkingan ay naman ang loob na tawag. Ganun mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya. Bawat isa sa atin ay bahagi ng iisang katawan. Bahagi ng iisang katawan mga kapatid. So kinakailangan po mga kapatid na yung pagmamahal ay makita sa bawat isa sa atin. Mayroon ba dito isang matino at pag-iisip na kanyang pupukpukin yung kanyang paa? Siguro mga kapatid, wala nila. Wala sa atin. Ganun tayo mga kapatid. Bawat isa sa atin ay sangkap ng iisang katawan sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi po pwede nasaktan po natin yung ating kapatid sapagkat hindi po makikita at hindi maaayag yung ating patuto bilang mga anak ng Diyos kung mawawala yung ating pag-ibig sa isa. Praise God. Palapan po natin minsan pa. Kaya nga mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay makasalimuha sa ating kapwa. Sabi, huwag tayong magtangin ng tao. Huwag tayong magtangin ng tao. Kahit ang isang tao ay sabi nga, ay hindi ka ibig-ibig, ibigin po natin. Kahit magaspang yung kanyang pag-uugali, makisama tayo mga kapatid. Sapagkat yung pag-ibig ay hindi po natin mapapatunayan kung tayo nag-iisa. Kung tayo nag-iisa. Pero pag tayo po mga kapatid ay nakikipagkapwa, yung pag-ibig na nasa atin, sa
sa pagkakataong ganun mga kapatid, upo natin ito maipapakayag. At pagkapag-ibig ang ating itinanin, ano ang ating aanin ng mga kapatid? Ibig din. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayong magtatami ng tao. Igalang, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Mga kapatid. Praise God. Love is the most important part of our life, mga kapatid. Ang pag-ibig ang isa sa pinakamahalagang bahagi sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. Dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, sabi po dito, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ating pag-ibig. Praise God. Ano lang doon mga kapatid yung pananampalataya? Pag-asa? Subalit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, pagka ang buhay ng isang tao ay walang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Walang kabuluhan. Kaya nga tayo nagsusumikap mga kapatid sa buhay na ito dahil sa pag-ibig na nasa atin. No? Yung pagmamahal natin sa ating magulang, sa ating anak, sa ating kapwa. Kaya nagsusumikap tayo eh, di ba? Yung mga magulang dito, bakit tayo nagpapakahirap magtrabaho? Ang mahal natin yung ating mga anak. Nais natin na hanggat maaari, kung maaari, yung mga bagay na hindi natin naabot, yung mga bagay na hindi natin naranasan sa ating buhay, pangarap natin na maabot ito at maranasan ang ating mga anak. Kaya sinasabi ko mga kapatid sa aking mga anak, ayaw kong maranasan nyo ang hirap na naranasan ko. Mga kapatid. Praise God. Praise God. Kaya yung pag-ibig mga kapatid, dapat po lagi nasa sa atin. Sabi nga, kapag walang pag-ibig, walang kwenta ang buhay. Kaya kami sa mga kapatid, nagtataka tayo, may mga tao na ikita natin sagana sa lahat ng bagay. Titignan po natin, para bagang nakakahilig. Bakit? Eh maganda yung buhay nila. Pero minsan, mababalitaan natin mga kapatid, yung mga tao, kahit ganun ang tingin natin, pero dumating doon sa point na magiging buhay nila ay pinagtatakutan mga kapatid. Pag nawala yung pag-ibig sa buhay ng tao, mga kapatid, nawawalan ang tao ng pag-asa. Kaya naman, minsan mga kapatid, may tao na nakatayo doon sa gitna ng tulay. May hawak-hawak ng jolings. May taling sinulid at nakatali sa lihim. At para baga mga kapatid na nais na tumalong. Bakit? Walang nagmamahal. Walang nagmamahal. So pagka ang pag-ibig ay nawala sa buhay natin mga kapatid, parang nawawala winta yung buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, yamang ang Diyos ay pag-ibig, kailangan yung pag-ibig ay lagi nasa atin mga kapatid. Praise God. Dito sa Matthew chapter 22, verse 37, ay may sinasabi po mga kapatid, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautosan.
So dito mga kapatid, matapos po natin ibigin natin ang ating Diyos ay yung ating kapwa naman. So panguna, mga kapatid, pangunahing utos ay ang pag-ibig po natin sa atin pong Panginoon. So, praise God, sa atin pong Panginoon. Kaya nga sa buhay ng tao, mga kapatid, yung relasyon ang isang bagay na mahalaga. No? Hindi yung mga bagay na na-acquire natin o tinatamasa natin kung nasa atin ang mahalaga sa buhay ng tao. Kundi yung ating relasyon sa atin pong kapwa, mga kapatid. Yung ating relasyon sa ating kapwa. Kahit marami kang pera, pag wala kang kaibigan, malungkot yung buhay mo. Pero kahit wala-wala tayo, mga kapatid, pagka marami tayong tambay, amen, ang buhay natin ay masasabi po natin, mga kapatid, na masaya. Masasabi natin na lupa man, parang langit na rin. Bakit? Masaya yung buhay natin, mga kapatid. No? Pag mayroon po tayo, maganda po yung ating relasyon sa ating pumakwa. No? Maganda yung relasyon sa ating pumakwa. Ang sabi nga, mga kapatid, mayroon kasabihan na dahil daw po yung mansyon, pagka ang nakatira ay wagob. Mas mabuti pa daw po mga kapatid yung maliit na kubo na ang nakatira ng tao. So mahalaga sa buhay ng tao, mga kapatid. What matters most, mga kapatid, is our relationship po, mga kapatid. No, yung ating relasyon sa ating kapwa, mga kapatid. Praise God. So the point of life is learning to love God and people. Ang punto ng buhay natin ito ay ang matuto tayo na ibigin ng Diyos at ang ating po kapwa. Praise God. Love leaves a legacy. Ang pag-ibig, mga kapatid, ito po ay nag-iiwan ng alaala. Nag-iiwan po ng alaala. Kung paano tayong tumatrato sa ating kapwa. Ito po yung bagay na kung saan, mga kapatid, ay nagiging alaala natin. Na kahit tayo'y wala na sa sanlibutan ito, mga kapatid, naaalala pa rin tayo ng mga tao pagka naalala nila yung mabubuti nating pakikitong sa kanila. Paano tayo tumatrato sa tao? Ito po yung naiiwan sa isipan ng mga tao. Ito po yung naiiwan sa isipan ng mga tao, mga kapatid. Praise God. Ito po yung nagbibigay ng matagal na impact ng ating pamumuhay sa sanlibutan ito. Kaya nga, minsan mga kapatid, tayo kahit mga apo-apo na, minsan naaalala yung ating mulo, ay ang batang yan, ay ako yan yung si Juan. Ay mabait ba kayo? No? Mabait ba kayo? Kaya nga, minsan doon sa bukid, sa probinsya mga kapatid, yamang tayo ay minsan ay nakakaranas ng panahon muna, mga kapatid, yung aking asawa, lagi nag-invento sa amin, mga kapatid, kapag nakaranas ng hirap ng buhay, sinasabi niya, naku, yung aking tiyong yun, yung aking lulang yun, nung panahon, pagka kami ay walang maisahin, sila yung nagbibigay sa amin. Sila yung nagbibigay sa amin. Sila yung nagpapahirap sa amin. Sila yung palibasa yung kasama mong bulso, mga kapatid. Siya yung utos-utosan. Punta ka doon. At naging nasa kanyang kaisipan yung magagandang bagay na kanyang naranasan, mga kapatid. At ito po, mga kapatid, ang kumbaga, pagka isang tao ay nakaranas ng kabutihan, mga kapatid, ito po yung mananatili sa kanyang kaisipan at yamang naranasan niya ang epekto nito sa kanyang buhay. Ito rin po, mga kapatid, ang tutulak sa isang tao upang
gumawa din ng ganong bagay na gumawa din ng ganong bagay. So kung paano po tayo ay tumatrato sa ating kapwa, yun po yung alaala na atin pong iiwan sa sanlibutan ito nung tayo po mga kapatid ay natubuhay. Praise God. Kaya nga mga kapatid dito, titingnan po natin. When people stand on the edge of his life, mga kapatid, wala po tayo, pagka ang isang tao po ay dumating sa punto ng dulo ng kanyang buhay, wala pong tao magsasabi na dalhin mo nga sa akin yung marami kong medan. Kapag nakarantay ka na sa panik, wala ka nang magawa. Alam mo bilang na yung araw mo. Sasabihin mo nga, dalhin mo sa akin yung mga medalya ng aking accomplishment. Dalhin mo nga dito sa akin yung mga pasko ko at mga cards ko. Dalhin mo dito yung masasarap na pagkain. Hindi na yun mga kapatid. Pagka isang tao ay marapit na sa dulo ng kanyang buhay, ano ang kalimitan po natin kanilang nais na nasa kanilang tabi? Mga kapatid. Ha? Ano? Sumahan sa buhay. So kung nasagot natin ng ganon, pagdating natin doon sa dulo yun. Kasi yun ang last issue natin. Kasi yun ang gusto po natin, mga kapatid. Kaya nasa probinsya, mga kapatid, pag mayroon mga matatanda na, yung mga lolo, mga lola, parang malapit ng mamatay, anong kanilang gusto, anong kanilang kahilingan, mga kapatid? Kahit nasa malalayong lugar yung kanilang mga anak, pauwiin mo na si Gayon. Pauwiin mo na yung anak mong yun. Pauwiin mo na yung apo mong yun. Diba? Pauwiin mo na. Bakit mga kapatid? Pagdating sa dulo ng buhay natin, hindi na mahalaga yung material ng mga bagay. Ang naiiwan dito mga kapatid na mahalaga ay yung ating mga mahal sa buhay. Yung mga taong mahal natin sa buhay at yung mga taong mayroong magandang relasyon sa atin. Yun po ang ating hinahanap na gusto natin pag tayo nakahiga ng ganyan, pag-ikot ng ating mga mata, mga kapatid, sila yung ating nais na makita. Hindi na yung mga bagay na ating na-accommodate sa sanlibutan ito, mga kapatid. No? So, paano magkakaroon tayo ng ganun, mga kapatid? Pagka maganda yung ating pakikipagmahal. Pagka tayo ay nagtanim ng pagmamahal sa ating kapwa, maaasahan po natin ang mga bagay niya. Pero pagka tayo po mga kapatid ay hindi naging mabuti sa ating pagtrata sa ating kapwa, hindi po natin maaasahan na magiging masaya yung ating kawakasan sa sanlibutan ng mga kapatid. Praise God. Dito mga kapatid, tayo po mga kapatid ay titimbangin ang ating Panginoon sa ating maturity spiritually doon po sa ating relasyon sa ating kapwa. No? Pagdating po natin sa langit, hindi naman ang itatanong sa atin ng Diyos eh, ilan ang iyong sasakyan? Hindi naman yung ang itatanong ng ating Panginoon. Ilan ang iyong magagandang bag? Hindi yun ang itatanong ng Panginoon. Ilan ang iyong magagandang sapatos? Hindi yun ang itatanong ng Panginoon. Hindi sasabihin ng Diyos, patingin nga ng kutis kung maganda. Hindi yun mga kapatid ang nais ng Diyos. Ang itatanong ng ating Panginoon at titingnan ng Diyos doon sa aklat ng buhay natin
ay kung paano tayong nagkaroon magandang relasyon sa ating kapwa. Kung paano tayo ay nag-express ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Yun ang titingnan ng ating Panginoon. Sapagkat yun ang layunin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Christian. At dito, mga kapatid, yun ang mahalaga sa ating Panginoon. Diba, doon sa Matthew chapter 25, mga kapatid, 34 to 46, dito sinabi ng ating Panginoon na no, inihalin tulad ng ating Panginoon siya naging bilanggo, naging tubag, naging manlalakbay, mga kapatid. At makikita po dito sa mga talatang ito kung ating babasahin, mga kapatid, na sa bawat bagay na ating ginagawa sa ating kapwa, sabi ng Panginoon, ito po ay ginagawa natin sa Kanya. Sapagkat ito po yung pag-express po natin yung nung pagmamahal ng sa ating kapwa na siyang bonus ng ating Panginoon. Kaya nga dito, mga kapatid, sinasabi na yung pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon, ito po ay pagpapakita po natin ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Next, mga kapatid, the best expression of love is time. Ang best daw po, mga kapatid, na pagpapahayag ng pagmamahal ay yung oras. Makikita po natin sa ating buhay kung ano yung bagay na mas pinaglalaanan natin ng mahabang oras, ito yung bagay na mahalaga sa atin. Diba? Ito yung bagay na mahalaga sa atin. Kaya, watch out po, mga kapatid, tingnan po natin yung ating sarili. Baka naman yung mahabang oras natin ay hindi sa tamang bagay natin kinibubuhol, mga kapatid. Sapagkat dito, kung alin yung bagay na pinaglalaanan natin ng mahabang oras, ito yung mahalaga sa atin. Ito yung mahalaga sa atin. Praise God. Sapagkat ang oras, pagbibigay ng oras, ito yung pag-express po natin ang ating pagmamahal sa isang bagay. Kaya nga dito, mga kapatid, doon po natin masusukat kung gaano kahalaga ang isang bagay na ito kung mahaba yung oras natin ay ginugugol. Kung mahabang oras natin ay ginugugol natin sa ating pamilya, sila yung mahalaga sa atin. Pag sa trabaho, mga kapatid, sila yung mas importante sa atin. Diba? Sapagkat kung saan naroon yung puso mo, nandun yung pagmamahal mo, nandun yung mahabang oras. Kaya nga tingnan po natin, mga kapatid, ng young people, diba? Diba? Pagkamahal mo yung isang tao, halimbawa, nililigawan mo pa lang. Pagkatapos ng lahat ng iyong ginagawa, gusto mo na lumakagat sa kanila, diba? Minsan yung ibang bagay nakakalimutan mo kasi mahal mo eh. Mahaba yung oras na nais mong kasama mo. So ganun, mga kapatid, doon masusukat yung pagmamahal natin sa oras na ibinibigay natin sa isang bagay kumaging sa ating kapwa. Praise God. When you give someone your time, you are giving them a portion of your life. Pagka nagbibigay po tayo ng oras sa isang bagay o sa ating kapwa, isang bagay na binibigay po natin yung bahagi ng buhay natin. Alam po natin, mga kapatid, na ang ating buhay ay may hangganan. Diba? May hangganan. Masusukat po natin yung ating buhay kung ilang taon lang tayo pupwedeng mabuhay. At sa bawat oras na dumaraan sa ating buhay, ang buhay na ito ay nababawas. O sapagkat yung oras na iyong ginugol sa isang tao o sa isang bagay, hindi mo na yun pwedeng ibalik, mga kapatid. Kabawasan na yun sa haba ng buhay
binigay sa iyo ng ating Panginoon. No? Kaya nga mga kapatid, pag nagbigay ka ng oras, nagbibigay ka ng iyong buhay. At pag hindi mahalaga sa iyo ang isang bagay o ang isang tao, ibibigay mo ba ang iyong buhay? Hindi, mga kapatid. Kaya yung pagbigay mo ng oras na kung saan ito yung simbolo ng iyong buhay, ito po ay pagpapakita ng ating po pagmamahal. No, ng ating po pagmamahal. Praise God. So your time is your life, mga kapatid. Yung oras po natin, ito po yung buhay natin. Dito sa John chapter, 1 John chapter 3 verse 18, sabi po dito, "Mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng mga tiga, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan." So yung pagbibigay po natin ng oras, expression yon ng ating pagmamahal, mga kapatid. No, hindi yung sasabihin mo na mahal mo ang isang bagay, mahal mo yung isang tao, na wala ka namang panahon sa kanya. Diba? Yun ang sinasabi na huwag tayong iibig ng sa dila lamang o sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan, mga kapatid. Kailangan makita sa gawa. Kahit huwag mo nang salitain, di ba? Huwag mo nang salitain, gawin mo na lang. Kahit gawin mo na lang, hindi yung napapaganitan lang tayo eh. Pagka nangangako tayo, mga kapatid, tapos hindi natin nagtutupagawa. Kasi pagka may binitawan tayong pangako, mayroong expectation, mga kapatid. So pag nag-miss tayo, doon tayo nagkakaproblema. Pero pag wala tayong sinabi, at least walang aasahan, mga kapatid, na lang yung dumating. Diba? Kung ano yung dumating, yun po mga kapatid ang aasahan, mga kapatid. So, dito mga kapatid, ang isinsya ng pagmamahal ay kung gaan natin pinibigay yung ito, mga kapatid, lalo na po sa mga tatay. Ano? Minsan magtataka tayo bilang mga tatay, di ba? Ano ang gawa ng tatay? Sila yung nagtatrabaho. Tatrabaho maghapon. At anong layunin para mag-provide yung lahat ng pangangailangan ng pamilya. Pero makikita po natin, mga kapatid, pagka isang ama ng tahanan, laging nasa trabaho, although na ipoprovide niya yung lahat ng material na papakailangan. Mga kapatid, makikita po natin na hindi pa rin nagiging masaya yung kanyang pamilya. Bakit, mga kapatid? Mas higit na kailangan ng pamilya yung mismong ikaw. Kaya nga, mga kapatid, dapat yung mga tatay pagkakatapos ng trabaho, diretso uwi agad. Hindi, wag yung malalagay sa kaisipan na ala, eh, ako naman yung nagtrabaho eh. Lahat naman ang kinikita ko, binibigay sa kanila. So, pagkatapos mo ng trabaho, pumunta na ako sa kahit saan. Doon ko panilipasin yung oras. Hindi yun, mga kapatid. Kaya nga magtataka sila na hindi masaya yung kanilang pamilya. Kasi mga kapatid, sa isang pamilya, kung ikaw ay asawang babae, kung ikaw ay anak, mga kapatid, sa panahon ng iyong na ang tatay ay nasa bahay, mga kapatid, mayroong kakaibang kagalakan sa loob ng pamilya. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang nais ko ng mga anak, mga kapatid, ay yung mata ng tatay. Natitingin sa kanila, magbabantay sa kanila, mga kapatid. Yung tainga na handang makinig. No? Na handang makinig sa kanilang mga sasabihin, mga kapatid, sapagkat sa isang tahanan, mga kapatid, di ba, tayo naging bata, minsan, kahit natin yung ating mga tatay, pag may tagumpay tayo sa eskwelahan o sa anumang larangan, di ba, nais natin, lagi ibalita yan. Pag may problema tayo, mga kapatid, di ba, nais din po natin, ipaabot din agad. Sapagkat
pagdala sa ating tahanan, mga kapatid, ang ating magulang, mga kapatid. Para baga, mga kapatid, na nagkakaroon po tayo ng sense of security. Para baga, mga kapatid, na pag na nasa tahanan ng ating amat ina, di ba, mga kapatid, para baga ang ating mga anak ay masayang-masaya. Bakit? Para magang yung pakiramdam ng mga sisiyo na nasa ilalim ng pakpak ng kanyang inahin, mga kapatid. Na talagang secure na secure sila, mga kapatid. Kahit may bayawak na lumapit, mga kapatid, pag tumanong inahin, takbo ang bayawak, mga kapatid. So mahalaga po, mga kapatid, na tayo ay magbigay ng panahon. No? Ki magulang ka, ki anak ka, mahalaga na tayo po ay may bigay ng panahon, mga kapatid. Natanda po natin, mga kapatid, na yung ating mga magulang, yamang may mga edad na yan, gusto niyan laging nakikita yung kanilang mga anak. No? Kailan nagkakaroon tayo bilang mga magulang ng kapanatagan, mga kapatid? Pagka yung ating mga anak nakauwi na ng bahay galing sa eskwelahan. Pagka yung ating mga anak na binibilang natin kung 10 ngayon, bilang kumpleto na sila, di ba? Di ba? Pagdating ng gabi at kulang pa ng isang anak, makakatulog ka ba? Pag ikaw ay isang mabuting magulang, hindi, mga kapatid. Hahanapin mo yan. Di ba? Sa amin sa probinsya, mga kapatid, sisigaw ka na ng malakas. Nakawagin mo na yung pangalan, mga kapatid. Natatanda mo, mga kapatid, kung kami paliliit pa, pagdating ng tanghali, hindi mag-uumpisa ang pagkain ng tanghalian pag hindi kumpleto. Pag hindi kumpleto, mga kapatid. So, express po natin yung ating pagmamahal. No? Hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa ating kapwa, sabi nga ng ating Panginoon, lalo na, mga kapatid, sa ating kapwa, mananampalataya. Praise God. Tingnan po natin, mga kapatid, na maging ang ating Panginoon ay makikita po natin kung paano in-express ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Diba? Na siya, bagamat Diyos, ay hindi niya inarimpanan ang kanyang pagkapantay sa Diyos, mga kapatid. Kundi inubad niya ito, nag-anyong alipin, naging pasunurin hanggang sa kamatayan sa cross, mga kapatid. So love is giving ang mga kapatid. Binigay niya ang kanyang buhay. Sabi nga, mga kapatid, di ba, lagi nating naririnig, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pero pag nagmahal ka, hindi ka pwede hindi magbibigay. Kahit sa maliit sa sobrang, mga kapatid. Hindi po pwede, hindi po tayo magbibigay pag tayo po ay nagmamahal. So pagmahal po natin ating kapwa, nagbibigay po tayo ng oras para po sa kanila, mga kapatid. No? Nagbibigay tayo ng oras. So kailan, mga kapatid, dapat tayong magbigay ng pagmamahal? So the best time, mga kapatid, na magbigay po tayo ng pagmamahal ay ngayon. Dito sa Galatians chapter 6 verse 10, sabi dito, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa kasambahay, sa pananampalataya. Ano? Habang may pagkakataon daw po tayo, mga kapatid, habang tayo may pagkakataon, ay magsigawa na tayo ng sa lahat. So ito po, mga kapatid, ang tamang panahon na kung saan ay kung pwede na po natin i-express yung ating pagmamahal sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Kristiyan, bakit, mga kapatid? Baka hindi na tayo magkaroon ng pagkakataon. Baka hindi na po tayo magkaroon ng pagkakataon. Kaya nga, habang may pagkakataon, gawin agad natin yung mga bagay na dapat po natin gawin.
Sabi nga, yung oportunidad, hindi lagi nandiyan mga kapatid. Nawawala yan. Diba? Tingnan po natin minsan. Minsan napapansin ko doon sa pagkahalimbawa, mayroong isang tao na wala. Kung titignan po natin yung mga taong sabi niya, nagmamahal sa kanila, nakapaligo sa kanila at umiiyak. Para baga mga kapatid na sa kanila, kung iyong i-analyze sa kanila, para bagang nandun sa kanila yung pagsisisi na may mga bagay silang dapat na nagawa na hindi nila nalang. Kaya nga sila minsan makikita natin, iyak na iyak. Diba? Kailan nila sinasabi mga kapatid? Nung wala na. Hindi na nakakarinig. Hindi na yun kailangan ng tao. Kasi wala nang magagawa. Kahit maglumpagi ka, kahit ipakita mo pa sa lahat, wala na eh. Kulinaan ka lang. Kaya ang tamang panahon na kung saan dapat natin ibigay ang ating pagmamahal ngayon na mga kapatid. Huwag nang bukas, huwag nang isang taon, kundi ngayon na mga kapatid. Natanda mo natin yung oportunidad na ilalim hanggang. Ano pa mga kapatid? Yung mga sirkumstansya nagbabago. Ang tao na mamatay. Ang mga batang humanap. Tayo mga magulang, ano ang namimiss natin sa ating mga anak? Ano ang namimiss natin sa ating mga anak? Di ba namimiss natin sa ating mga anak nung panahon na sila ay kaya pa nating kargahin? At nahahalikan kahit sa parte ng katawan. Di ba mga kapatid? Ngayong malalaki na, akbayan mo, ayaw na magpakbay sa'yo. Diba? Minsan ayaw na pagbilakan sila, sasama ka pa, diba? Samantalang kung sila'y maliliit pa, ano? Hindi sila lumalayo sa atin na hindi nila yung ating kamay, mga kapatid. Eh ngayon, huwag ka nang sumama yun. Diyan ka na lang, patay, huwag ka nang sumama. Ako na lang. Diba? Kaya nga mga kapatid, ito yung panahon na dapat express po natin yung ating pagmamahal. Diba? Ito yung panahon mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag po natin hayaan maging huli ang lahat mga kapatid. Kaya ang mag-iingkulihan natin. Ngayon pa lang, gawin na natin yung mga bagay na dapat natin magawa para sa ating kapwa, para sa ating mga kapwa. Yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin ay ibigay din po natin sa ating kapwa. Habang may pagkakataon. Ang isang bagay na masakit sa atin, mga kapatid, pag may bagay tayo na nagkaroon tayo ng pagkakataon dapat na nagawa na hindi natin nagawa. Mga kapatid, magsisimang tayo, hindi na natin kung pwedeng ibalik ang panahon, mga kapatid. Kaya habang nandiyan pa yung ating magulang, mga kapatid, ipadama na po natin yung ating mga anak. Habang yung ating mga anak ay malapit pa sa atin, padama na po natin yung mga pagmamahal na patuloy. Padama na po natin yung mga pagmamahal. Habang nandiyan pa yung ating mga kapatid sa Panginoon at may magagawa tayo para sa kanila, i-extend po natin yung ating mga kamay. I-extend po natin yung ating pagmamahal. So ito po yung bagay na higit na mahalaga. Yung pag-ibig mga kapatid. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Subalit ang dakila sa lahat ay ang pag-ibig ng mga kapatid. Manawa ang pag-ibig, taglayin palagi natin mga kapatid sa ating mga puso.
at ito po ay aking dahil kung natin tatay yung mga kapatid, praise God, pakapakan po natin ang ating Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise God. At sa ating paglulot mga kapatid, lagay po natin sa ating puso, sa ating kaisipan mga kapatid, salita ng ating Panginoon. At hilingin po natin sa ating Panginoon na bigyan po tayo ng pagkakataon na atin po maipahayag ng ating Panginoon mga kapatid sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa Panginoon. Bigyan din po tayo ng kalakasan upang magawa ang bagay na yun mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Tayo aawit sa ating Panginoon. At habang tayo maawit, malayo po tayo makakahawak halap ng lugar upang tayo pilumuhon at ipag-usap po sa ating Panginoon. Praise God.
Thank you.
Praise God. Palakpakan po natin. Hallelujah. 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 Praise God. Awa mga kapatid, ang pagmamahal na nasa ating puso. Una sa ating Panginoon, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid sa mananampalataya, sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, sa ating pangkwa. Praise God. Tayo titimbangin ng Diyos sa ating relasyon, sa ating buong kapwa. Praise God. At bago po kayo magtapos sa panalangin, meron pong hiling panalangin po rin mga kapatid. Kagalingan, dradrapa mga kapatid, matinding sakit ng ulo at bato sa bato. Ganoon din po yung Abby Chavez, si Mendes at Abibiasis, mga kapatid. Crispin, Kapu, Lacorba. God, this is mga kapatid. Siya po ay nasa isip. Tayo po'y magalangin. Praise God. Hallelujah. 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 Mapagpala ng Diyos, muli at muli ay lumalapit kami sa iyo, Panginoon. At amin po'y dinudulog sa iyo, Panginoon, sa pangarapan, gawa, Panginoon, ng bato sa bato. Amin mong dalangin, Panginoon, ikaw, O Diyos, magkumpon sa kanya. At amin mong dalangin ang kagalingan ng iyong pagkaloob sa kanya, Panginoon. Kapagkat alam po namin, O Diyos, na walang anumang bagay na hindi mo kaya gawin para sa iyo, Panginoon. Kung namin, Panginoon, na nawa ang ilang mananampalataya, O Diyos, ay pinagam sa iyo, hindi lamang sa mga doktor na gagawin ng Panginoon. At pabigyan ka ng kapurihan, O Diyos, sa nagagaling ang damang maraming. Sarayin po namin si Abby Chavez, Panginoon, sa kanyang nararamdaman, Panginoon, kami po dalangin na ikaw din po, O Diyos, magbibigay ng gagaling. Hindi po, O Diyos, magkailangan ang medisina, Panginoon, upang magkaroon po siya ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Ganoon din po, Panginoon, si Christine Tacorba, sa blood disease na kung saan, Panginoon, siya nasa isiyo, Panginoon. Nakilang Diyos, ikaw ang maganda ng buhay ng bawat isa sa inyo. Ikaw ang nagbigay, Panginoon, ng buhay at kamagasan sa bawat isa. At ang mga karamdaman ito, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na walang hindi po kayang magalingin sa gabing ito, Panginoon. Pagkamat may kalooban ka, mayroon kang layunin sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kami bilang iyong mga anak, gayon pa man, Panginoon, ay dumudulo sa iyong biyaya at humihiling ng kagalingan sa mga karamdaman nabanggit, Panginoon, at mga tao ito. Kami pong dalangin, Panginoon, at kung paano ikaw ay nagpagaling noong unang panahon. Alam po namin na hindi ka nagpabago. Ikaw ang aming Diyos na magagamot ng mga magagamot. At ang iyong biyaya, O Diyos, kailanman ay hindi nagpabago. Kaya sa gabing ito, Panginoon, lubos po ang aming tiwala at mananampalataya na kagalingan ay makakapunta ng mga tawag ito, Panginoon, sapagkat ito po namin hihingi sa iyo, Panginoon. Jesus, in your name.